Windows requires a digitally signed driver. Hello guys and welcome back again to my YouTube channel. At salamat ulit sa mga bago nating subscribers. Thank you sa inyo lahat. Sana nasa mabuting kalagayan kayo habang nanonood ng video ko. So keep it up and let's do this. Okay, umpisa na natin yung ating gagawin. Ito yung Windows requires a digitally signed driver. Minsan nangyayari ito pagka meron tayong na-install na driver o software na hindi tugma sa system ng ating computer. Pero pwede nyo namang i-uninstall it yan sa uninstall program. Okay, bago natin umpisaan at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel. Wala namang pambayad yan para lagi kang updated sa mga susunod pang mga video. Okay, unang-una, click natin yung start or home button. Tapos, i-type natin yung gpedit.msc. Then, double-click natin para lumabas yung local computer policy. Enlarge ko lang muna, then expand natin to para makita. Dito sa baba ng computer policy, double-click natin yung administrative templates. Sa bandang baba naman, double-click din natin yung system. Sa bandang kanan naman, punta tayo sa driver installation folder. Double-click din natin para mag-open. Dito sa setting ng driver installation, click natin yung pinakababa. Yung code signing for device drivers. Then dito sa code signing, naka-set siya sa not configured. Palitan natin siya ng enable. Sa bandang baba naman, dito sa warn, click natin to, then palitan natin ng ignore. Dito sa help instruction, pwede nyo rin ilagay dyan sa details yung block. Anyway, click ko na yung apply, then okay, then exit na natin, okay na yan. So yun guys, hanggang dito lang ulit ng video natin. Sana nasundan nyo yung ginawa ko. Kung sakaling naranasan nyo rin yung ganitong scenario sa computer nyo, check nyo rin yung mga bago nyo ini-install, baka yun ang nakaka-apekto. Thank you guys and don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat!